أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كلها وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي para po sa mga lahat na mga tagapagsubaybay, mga kababayan, mahal ko mga kapatid, ang atin pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa palagi na lamang ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. In Arabic po, tawagin po natin ito na zikrillah, pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang pinakamainam sapagkat ito ay gawain na malaking pakinabang sa araw ng paghuhukom. Matapos ang oras na pagbabasa ng Quran, tuwing pagpapanatili natin sa masjid, tuwing oras ng sala, ay ito ay pagunita sa kanya, ito isang realidad na sa sibilisasyon ng panahon ay talamak na ang maraming mga tao ngayon sa pagpapalipasan ng oras na ito'y ginagamit nila sa mga makamundong bagay. Katulad na lamang kung tayo ay pinagkalooban ng mga gadget sa ngayon, may mga taong iba na hindi nila ginagamit sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagamit nila sa ibang mga way at ginamit nila sa paninirang puri, panlilibak, o di kaya ginamit nila sa mga haram na mga bagay na bawal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay gawain tulad ng pagtulong at pagkagising sa pagkain, pag-alis sa bahay at iba pa sa mga palatandaan na lakas ng pananampalataya. Lagi siyang nagbanggit ng patungkol sa Allah. Sa pagkain, lagi niyang binibigkas. Kaya ang Islam, mayroong way. Pag kumakain ka, sasabihin, Bismillah. So lagi mo nang inaalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Whereas na ang ibang hindi mananampalataya, hindi nila naalala ang Diyos na magpapasalamat. Sa doon pa lang, sa pagkain, sa pagtulog, sa anuman mga kalagayan ay laging ginagamit ng ang palatandaan ng lakas ng pananampalataya na ito ay katapatan at pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nagdulot ito ng kabutihan at proteksyon laban sa kasamaan ng demonyo dahil itinataboy nito ang demonyo. Pati ang mga nilalang na masasama na ginagamit ng mga syaitan. Kaya gawaing makakasira sa pananampalataya dulot ng dila tulad ng panlilibak, katulad ng mga naninirang puri. Kaya kulang sila sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kulang sila sa zikir. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-reveal sa banal na Quran. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤَزِّرُوا وَتُوَاكِرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Na ang kahulugan po nito, sinabi ng Allah, upang kayo sa sangkatauhan na imanampalataya sa Allah at sa kanyang sugo, at kayo tumulong magparangal sa kanya, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at upang inyong ipagbunyi ang pagluwalhati sa kanya, sa umaga at sa hapon. Kaya napapaloob sa kasiyahan ng kapighatian na tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakabatid nito na lubos na karapat dapat na pinapasalamatan, pinaghihingian ng tulong sapagkat ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsasanhi ng pagpapalapit sa Kanya, sa pagkatakot sa Kanya, pagbabalik loob sa Kanya. Nakakatulong din sa pagsunod sa Kanya at higit sa lahat, nagsasanhi ng matinding pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang palaging mag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala nagpaalaala pa sa atin, sinabi ng Allah, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَعِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَعِنُوا الْقُلُوبُ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila na mga sumasampalataya sa Allah, ang kanilang mga puso ay nakadarama ng kapanatagan sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakapanatag ng kalooban. Nababasa natin ito sa chapter 13, verse 28 ng Quran. At dahil sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakakapaalis ito ng ligalig sa puso.
lumbay, nagdudulot ng kadalisayan at kapanatagan, at nagpapatatag ito, nagpapadalisay sa ating pananampalataya. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi siya nagpaalala sa tao. Ganun din, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paghahalin tulad sa isang paggunita sa kanyang Panginoon at sa hindi naggunita sa kanyang Panginoon ay tulad ng isang taong buhay at patay. Ito ay inulat ni Sahih Bukhari at Muslim. Sa makatuwid, may mga pangangailangan din na kakulangan na walang makatugon kundi ang pagsambit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagdidikir sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinupunaan ang paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga pusong nangangailangan ng patnubay. Kailangan ng puso kasi ng patnubay. Kaya kapag may isang bagong na mag-Muslim, ang iba sa kanila ay umiiyak pag naalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagbanggit pa lang ng Ashhadu an la ilaha illallah, naalala nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ang tunay na Panginoon, napapaiyak sila sa sobrang tamis ng kanilang pagyakap sa Islam. Subhanallah. Kaya mga kapatid, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay palagi nang nagpapaalala sa atin upang lagi din tayong mag-alala sa kanya. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang panghuli, sinabi ng Allah na fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Sinabi ng Allah, kaya't alalahanin niyo ako at alalahanin ko rin kayo. Magpapasalamat kayo sa akin at huwag itakwil ang pananampalataya. Kaya mahal na mga kapatid, isa sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga kalimatan. Sinabi niya na kalimatan habibatan ila Rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan ni fil misan. So ibig sabihin noon, ang pinakamamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga kalima ay ang palaging mag-alaala sa kanya. Alalahanin siya, yung babanggitin. Ano yun? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Pwede itong gamitin tuwing oras na nag-iisip ka, tuwing nagmamaneho, instead na isipin mo yung taong kagalit mo, ay alalahanin mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, magbanggit ka na lang ng subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Na ang kahulugan nito sa kalimatan na ito, ito ang pinakmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mawain. Magaan lang ito sa dila, subalit mabigat ito sa timbang sa araw ng paghuhukom. Ang pagbanggit ng kaluwalhatian sa iyo Allah, ikaw ang pinakapuri-puri, at kaluwalhatian sa iyo Allah, ikaw ang pinakadakila. Subhanallahil azim, ikaw kaluwalhatian sa iyo Allah, ikaw ang kapuri-puri. Subhanallah wa bihamdi. At kaluwalhatian sa iyo Allah, ikaw ang pinakadakila. Kaya mga mahal na kapatid, ito'y isang paalaala mga kababayan na tayo po ay magmahal sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay mahal natin ang Panginoon, ang resulta nito ay ang paniniwala doon sa kabilang buhay. Of course, papasok dito ang pagkakaroon ng takot sa Kanya. Kaya sanayin natin na ating bibig. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nalagutan ng hininga, ibig sabihin, sa huling hantungan niya, between life and death na, kapag nabanggit niya ang kalima ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, siya ay shahid, siya ay makakapasok sa paraiso. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marami pong salamat.